Mangga, isang masarap na prutas. Hindi lang po tao ang kumakain nito, kundi pati po ang ating mga halagang kambing ay kumakain din po ng mga mangga. Pero sa unang beses na bibigyan po natin sila nito, hindi po nila yan kakainin. Pero ano po ba ang dapat natin gawin para kainin nila ito at ano po ang mga nutrients na makukuha nila rito? Dito po namin kinukuha yung bunga ng mangga na aming ipinapakain sa aming mga alagang kambing. Kaya mas maganda talaga sa ating farm kung may mga iba't ibang halaman po tayong tanim kagaya ng mangga, pinya, mga saging ay kinakain po ng ating mga alagang kambing. At ang kagandahan sa mga prutas na aking nabanggit o ibinabahagi dito sa video na ito ay may mga nutrients o may kanya-kanyang mga nutrients na makukuha ang ating mga alagang kambing kapag ito ay hindi tayo nagbibigay ng vitamins sa kanila. Katulad sa amin, hindi po kami nag-i-inject ng kahit anong vitamins sa kanila. Talagang damo at mga ibang forage lang po ang aming ipinapakain sa aming mga alagang kambing at mga harvest na nare-reject na bunga ng aming mga halaman o mga prutas na tanim po dito sa farm namin. At ito po, isa po ito, ang mangga na ito, unang beses pa lang po nito magkaroon ng bunga sa edad na 6 na taon mula po nung itinanim po dyan sa farm na yan. Sa unang beses po na ating bigyan ang ating mga alagang kambing ng bunga ng hinog na mangga ay hindi po nila yan papansinin o hindi po nila yan kakainin. Titikman lang po yan nila at iiwanan. Ano po ang gawin natin o ano po ba ang dapat natin gawin para sila ay kumain? Ang gawin po natin, napakasimple lang po. Sa unang pagbibigay po natin, kaunti lang po muna ang ating ibibigay sa ating mga alagang kambing dahil nga po kung marami ang ating ibibigay ay masasayang lang. Pero sa ikalawang beses na atin pong bigyan muli ang ating mga alagang kambing ng prutas o yung mangga ay kakainin na po yan nila dahil nga po ang instinct ng ating alagang kambing doon sa unang pagkain nila ng mangga ay hindi po sila nagkasakit. Kaya sa ikalawa na pagbigay po natin, kakainin na po nila lahat ng ating ibibigay sa kanila. Kaya ayan, kung makita po ninyo sa video na ito, sarap na sarap po ang aming mga alagang kambing. Kaya kahit anong prutas na aming nahaharvest dito sa aming farm ay hindi na po kami namomoroblema kapag sila po ay aming binibigyan katulad po ng saba, saging at pinya at kung ano man pong mga prutas na nakukuha po dito katulad ng bayabas, kinakain na rin po nila. Ngayon, tatalakayin po natin kung ano po ba ang nutrients na nakukuha ng ating mga alagang kambing sa pagkain nila ng mangga o mango. Alam niyo po ba na ang katamtaman na pagkain ng ating mga alagang kambing ng balat at bunga o yung laman ng mangga, hindi po kasama yung buto, ay nakapagbibigay po sa kanila ng highly nutritious na kailangan po ng ating mga alagang kambing tulad ng vitamins and minerals. Kasama na po dyan yung folate at vitamin C, copper and potassium. Ano po ba yung folate? Ang folate po ay kilala bilang vitamina B at may polysin din po ito at isa po ito sa vitamina B na ginagawang folic acid na ginagawang folate ng katawan po ng kambing o kahit tayong mga tao po, ganun din po ang nutrients na ating nakukuha sa pagkain po natin ng mangga. At ang mga nutrients na nakukuha po ng ating mga alagang kambing sa pagkain nila ng mangga ay ginagamit po yan para pampatibay po ng kanilang katawan, lalong lalo na po sa mga pabago-bago na panahon, lalong lalo na sa tag-ulan dahil nga po ang ating mga alagang kambing mahina po ang kanilang katawan sa lamig o sa tag-ulan. Kaya po kapag nagbibigay po tayo ng iba't ibang mga prutas, may iba't ibang mga nutrients na, o iba't ibang benefits din po silang nakukuha sa mga prutas natin pong ibinibigay sa kanila. Lalong lalo na kung hindi po tayo nag-i-inject ng mga iba't ibang vitamins sa ating mga alagang kambing. Katulad po dito sa amin, wala po kaming ini-inject na mga bitamina, kundi mga prutas lang po at mga forage at legumes ang aming ipinapakain sa kanila. Dahil po ang aming mga alagang kambing, yan po ay mga native at upgraded na native. Kaya po mga upgraded na ito dahil po kung mapansin po ninyo yung iba naming mga alagang kambing, more on hornless na po ito o libay kung tawagin sa amin sa Iloilo. At sa mga darating na buwan, meron po akong barako o turo na darating dito sa farm namin na manggagaling po doon sa Port District ng Iloilo. Yun po ay medyo may kamahalan dahil nga po
may lahi po na Anglo-Nubian. Yun po ay hybrid sa Anglo-Nubian at Boer. Malaking lahi po yon at i-upgrade po namin dito sa mga upgraded namin na alagang kambing. Dahil nga po ang mga native ay hindi po ganon kabigat pagdating po sa bentahan. Medyo matagal po silang lumaki. Unlike po kapag mga upgraded na po talaga ay sa edad nila na 7 months o 5 months ay nagkakatimbang na sila ng 40 kilos. Hindi po katulad ng mga native namin na may edad na po na 3 months to 4 months ay nagkakatimbang pa lang sila ng 15 kilos. Kaya mas maganda po talaga kapag upgraded na ang ating alagaan kung meat production po ang ating purpose.